Hi, Job Seeker! This is Naomi Sim once again, and for today's video, we'll talk about my actual phone interview, and this is part 3 of 4. So that means I will be creating one more video after this, and I also created 2 videos already. If you haven't watched those, I will put it in the iCard that you will see at the upper right side corner of your screen. So this is part 3 already, and this is going to be my final interview. So what you can expect from this video is that you will be seeing or hearing what are the questions that was asked to me, and I will also give you tips on how you can answer those questions if it will be asked to you in the future by your future interviewer as well. Okay, so anyway, if you're looking forward for more call center tips and techniques and other videos related to applying for a job or looking for job hiring or job vacancies, make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon next to it so you will be keep posted. Alright, so before I start, disclaimer po muna, ang lahat ng babanggitin ko sa video na to ay base lang talaga sa sarili kong experience. And yes, this is going to be my actual interview, but hindi ko po masasabi or hindi ko maipaparinig sa inyo yung mismong clip or recording dahil bawal po yun to protect the privacy of the company and to follow na rin yung non-disclosure agreement na sinainan ko with them. So, i-share ko pa rin sa inyo yung naging journey ko, kung ano-ano lang yung mga importanteng points, pero hindi ko mapapakita or mapaparinig yung actual na interview. So, nakakahiya rin naman kasi na marinig ninyo. So, dahil kasi mali din eh. So, yan. Umpisa na tayo. Okay, dito na tayo sa actual questions asked to me plus how I answered it. So, basically, ito talaga yung tinanong sa akin, ha? Ito talaga. So, yun. Classic na classic. Tell me about yourself. So, maging honest ka lang sa sarili mo. Of course, kagaya ng sinabi ko, may ginawa kong video kung paano sasagutin to at yung mismong sagot ko na rin. Pero basically, yung tip na may bibigay ko sa'yo dito is mag-focus ka sa, of course, name mo. State your name, your age, saan ka nakatira, highest educational attainment mo, previous work experience mo, hobbies na related sa job, yung skills na related na makakatulong para mag-stand out ka sa interview, kasi parang icebreaker siya or parang umpisa pa lang ng interview is iset mo na yung expectation ng interviewer mo na meron siyang mapapala sa'yo or ganyan. So, yun. Pero huwag mo nang i-highlight yung mga nakalipas mo, yung family history mo, and others, ha? Yung mga achievements mo, pwede yan. Mga trainings mo, certificates na inattendan mo, OJT, pwede mong i-mention yan sa Tell Me About Yourself. Next question na tinanong sa akin, tell me about your previous work experiences. So, meron na kasi akong experience na 2 trabaho bago itong in-applyan ko na yon. So, sinabi ko lang sa kanila yung naging experience ko doon, kung ano yung name ng company, hanggang kailan ako nag-umpisa, kailan ako natapos, ano yung mga ginagawa ko sa company na yon, ano yung role ko, at ano yung scope of responsibilities ko and others. Okay, so ikaw kapag tinanong ka nito tapos wala ka pang previous work experiences, pwede mo namang sabihin na wala ka pa pero meron kang mga trainings, seminars, at mga voluntary works na ina-attendan, mga workshops, ganyan, okay? Next na tinanong sa akin, why did you left your previous jobs? What happened? So, normally, kapag umalis ka sa, kapag may trabaho ka na, tapos umalis ka sa pinagtatrabahuhan mo na yon, gusto nilang malaman bakit ka umalis. Ano yung rason bakit ka umalis? So, of course, hindi natin pwedeng siraan yung naging previous company natin dahil syempre binigyan pa rin naman tayo ng company na yon ng chance na maging part ng company nila and makapag-work sa kanila. So sinabi ko na lang na syempre yung classic nating sagot, looking for better future, better opportunities, greener pasture, looking for a more challenging environment, parang ganun.
ganun na lang yung mga reason out mo. May ginawa akong video dyan, mga sagot sa tanong, so check mo na lang sa list ng videos ko, ha? Okay, next question. If you will be hired, how confident are we that you're not going to resign? So, sa mga previous jobs ko kasi, hindi pa ako umabot ng taon. So, sa una kong trabaho, 8 months ako doon. Tapos, sa pangalawa kong trabaho, 4 months lang na kung tutuusin nga is 1.5 months lang talaga kasi nagkaroon ng lockdown. So, ngayon, tinatanong niya ako kung kapag hinire nila ako, gaano sila confident na hindi ako aalis ng ganun kaaga, probably. So, sabi ko kasi, during that time, siguro, hindi pa talaga mature yung isip ko. I admit, siguro, mga ganun. Hindi pa ako nag-iisip ng parang long term. So, parang ano na lang ako nun. Parang sabi ko, ay, eto, next year, iba naman yung gagawin ko. Ngayong taon, iba naman. Ngayong taon, iba naman. So, ngayon, parang nagbago na yung perspective ko. At sinabi ko talaga sa interviewer ko yon. Sabi ko sa kanya na hindi ako basta-basta magre-resign sa company nyo kasi nag-iisip na ako ngayon ng long term. So, iniisip ko na mag-stay na ako ng mas matagal sa company. Then, gusto ko na rin na may advancement, yung parang mag-i-aim ka ng promotion and such. Diba? Next na tinanong niya, will there be a reason for you to leave our company? So, parang halos same lang din yung tanong niya sa kanina. Pero tinatanong niya ako kung ano ba yung magiging rason para umalis ako sa company nila. So, ano nga ba? So, since hindi pa naman ako nagiging part ng company nila, ang sagot ko is, ang pinaka-goal ko talaga is makapasa sa interview na to dahil ito yung way para makapasok ako sa company nyo. And as of now, wala naman akong nakikitang reason para umalis ako sa company nyo or hindi ituloy yung aking application. And of course, sabi ko rin, naggumawa ako ng research sa company nila na sobrang nag-care sila sa mga employees nila and then sumusunod talaga sila sa mga minamandate ng ating government. Okay? So, magandang company talaga sila. So, yun. Sinabi ko yun and nag-agree naman siya. Next question niya sa akin is, are you willing to work on site? So, yes. Dahil nga sa pandemic na to, karamihan talaga sa mga companies ngayon ay nag-o-offer ng work at home or work from home setup. Pero sa case nitong company na in-applyan ko, yes, yung mga tenured agents nila, meron silang nakakapag-work from home na sila, pati na rin yung ibang empleyado. Pero sa amin, is work on-site pa rin kasi parang mahirap pa kasi newbie pa lang, diba? Hindi mo pa talaga gamay yung system. So, nag-yes na lang ako dito. Yes, I'm very much willing to work on-site. Kasi malapit lang din naman yung lugar na yon sa bahay namin. So, yun. Willing naman ako. Plus, kung malayo ka naman, is meron silang shuttle service hatid sundo. So, okay lang naman, diba? Next is, how do you handle a conflict or complicated work? So, ito yung pinaka-last question sa akin. Yes, ito yung pinaka-last question sa akin. So, tingin ko kaya nila tinanong to kasi mag-handle talaga tayo ng conflict or complicated work dahil na rin sa environment. And then, sinabi ko na lang dito na kapag ka nirelate ko to sa experience ko when nung call center agent ako, sabi ko, kailangan kapag merong complications sa work or conflict sa work, ang tiniterm ko talaga is hindi yung mga kasama ko sa work. Kasi okay lang yun eh, yung mga teammates mo, okay lang yun. Yung tinatanong niya siguro, yung pinupoint niya is yung mismong trabaho mo. So, since ang ina-applyan ko is tungkol sa customer service, billing, selling, and others, kailangan maging kailangan maging flexible ka, magaling kang magdala ng call, kailangan marunong ka mag-pacify ng customer, kailangan marunong ka magbigay ng acknowledgement, assurance, kailangan magaling kang makipag-engage sa customer and others. So, yun, sabi ko lang sa kanya, ano bang sinabi ko nun?
sabi ko naranasan ko na rin yan na naka as in every day sa pagtatrabaho ko nakakaranas talaga ako ng mga ganun. So ayun, sabi ko kaya ko namang i-cope up yun, kaya ko namang lagpasan yun and others. So kailangan mag-provide ng solution, of course, kailangan customer education and other factors. So pumasa naman yung ano ko, yung mga sagutan ko dun. So that's it. Yun lang talaga yung tinanong sa akin. And then after that, sinabi niya na sa akin, okay, Noemi. Tapos nagbabay na siya sa akin. Tapos sabi ko, hala, anong nangyari? Pasado ba ako? So, yun. Abangan nyo sa part 4 kung nakapasa ba talaga ako or hindi. Okay. So, stay tuned kayo for part 4 dahil sasabihin ko sa inyo yung iba pang details bukod dito. Okay? So, yun. Thank you so much for watching. If may natutunan ka sa video na to kahit papano, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, love lots, Noemi safe. Bye!